Mga posibleng dahilan bakit hindi mo naramdaman ang paggalaw ni baby sa loob ng iyong tiyan. Isa sa kinakatakutan ng bawat buntis ay kapag may mga times na hindi ninyo nararamdaman ang paggalaw o movement ni baby sa loob ng inyong tiyan. Talaga nga namang nakakabahala o nakaka-worry ang mga ganitong pagkakataon. Ngunit alam nyo ba na maraming mga dahilan bakit hindi ninyo maramdaman ito? Kailan nga ba usually mararamdaman ang paggalaw ni baby? In general, you can expect to start feeling them during your second trimester, usually sa inyong 16 to 22 weeks of pregnancy. Ngunit kung ito ay ang inyong first pregnancy, maaaring maramdaman mo ito sa iyong 20 weeks. Mga posibleng dahilan bakit hindi ninyo maramdaman ang paggalaw ni baby sa loob ng inyong tiyan. Una ay maybe you've been super active. Maaring hindi mo masyadong naramdaman ang movement ni baby dahil sobrang busy mo throughout the day na kahit gumalaw si baby ay hindi mo pa rin ito naramdaman. Pangalawa ay maybe your baby may be too small. Maaring dahil maliit pa si baby kaya hindi mo pa masyadong ramdam ang paggalaw niya. Kaya wag na wag agad mag-worry kung hindi mo pa masyadong maramdaman ang galaw o movement ni baby sa iyong first trimester. Pangatlo ay baka naman ay katatapos mo lang makipagtalik. Maaring hindi mo maramdaman ang paggalaw ni baby natapos kang makipagtalik dahil minsan nakakatulog sila sa loob dahil sa rhythm ng uterine contractions that go with orgasm. Pang-apat ay less room in the womb. Maaring manibago ka sa movement ni baby sa iyong late part ng iyong third trimester. Dahil nga lumalaki na si baby, ay mas nagiging limited na ang movement na mararamdaman mo. Ngunit kapag wala talaga kayong movement na naramdaman sa iyong buong araw, ay mas maigi na ang pagpunta sa inyong doktor para makasiguradong safe po si baby sa loob. Panglima ay maybe your baby is sleeping. Maaring kaya hindi mo napansin ang movement ni baby at a certain time, ay baka naman tulog siya. Usually kasi ang mga babies ay tulog sa time na gising ang isang buntis at gising naman sila kapag natutulog ang mga buntis. Kaya mahalagang aware kayo sa pattern ng paggalaw ni baby. Pang-anim ay your baby is preparing for birth. Kapag ang ulo ni baby ay bumaba na sa inyong pelvis to prepare for delivery, ay maaari silang maging less active. Pang-pito ay low volume of amniotic fluid which hinders the movement of the fetus. Baka naman mababa na ang volume ng iyong panubigan kaya hindi mo masyadong ramdam ang paggalaw ni baby. Pang-walo ay ang obesity which leads to thick abdominal wall. Minsan kapag ang isang buntis ay obese, nagkakaroon nito ng makapal na abdominal wall na nagiging dahilan na hindi niya maramdaman kahit pa gumagalaw si baby sa loob. Pang-siyam ay ito ang iyong first pregnancy. Kapag ito ay ang inyong first pregnancy, ang inyong abdominal muscle ay tight pa. Mahalagang paalala po para sa ating mga buntis, kapag hindi ninyo masyadong maramdaman o hindi talaga ninyo nararamdaman ang paggalaw ng inyong baby at gusto ninyong makasiguradong okay lang siya sa loob, huwag pong magdalawang isip na pumunta na agad sa inyong doktor para ma-check at masigurado ang safety ni baby sa loob. Tandaan, preggy moms, mas mabuti na ang makasigurado. Ingat lagi, preggy moms. God bless!